Hello mga katotoys! Welcome back sa ating YouTube channel. And welcome to our Chinese New Year Special Edition. Mga katotoys! Again, andito tayo sa ating special edition. Sabi ko nga, pang Chinese New Year at isa pa, happy birthday sa ating katotoy. Wow! This is birthday special din niya, mga katotoy. Yun, di ba? Happy birthday! Dito doon. Okay, so yes, special edition. Alam niyo na, pagka yung background natin at studio natin is iba, alam na natin kung sino ang malupet na connector sa Dubai na may-ari ng mga figure na i-unbox natin. So ito, mamaya i-explain niya sa ating lahat ang kada detail. This is a Chinese character, sabi nga na, Nobel Series 1/6 scale. And then, let's see, iwa one by one natin ni, sa atin ni Kuya Dondon, ni Tito Dondon, ang detalye ng ating pa Chinese New Year and respect. Alam naman natin na lahat ng ating toys is from China. So, let's do it, Tito Don. Itong figure to is, sabihin natin, hindi masyadong siguro sikat or ano. So it's it comes from a Chinese Nobel. It's a Nobel called Butter Margin and the character is Wu Song. Yeah. Okay, so buksan na natin ang kahon. So ito yung figure na gagawin natin ngayon. So sabi ko na natin, it's from In Plain Toys. So siguro medyo hindi familiar yung brand na yun. So, pero high quality brand din siya, gaya ng Hot Toys. So, ito yung brown box. Yeah. So, 1/6K limited edition collectible figure. It's the deluxe version ng the Water Margin series. Regular version, then yung deluxe version, yung kasama ng box. Makita natin dalawa yung box. So, ito yung regular. Kung kukuha ng regular, ito lang yun. Then, kung yung deluxe, kasama to. So, as you can see, in flames. Then, kung ano yung makikita mo sa box, siya mismo yung figure. So, front of the box, side, back. So, makikita mo, papakita natin niya mamaya. So, may clothing and battle damage. Then, ito yung kasama sa deluxe. So, ito yung box. Makikita natin, deluxe version. So, front, side, box, makikita natin na talagang makapal siya, talagang high quality yung box. So, ito yung instruction manual. So, covered siya yung foam na ito. Then, ito yung video. Wow! So, sa In Plain Toys, sa box niya is separate lagi yung ulo, yung paa. So, ito na yung figure. Yeah. So, unang impression sa kanya is sobrang niyang bigat. Para siyang diecast. Wow! So, ayan yung figure. Then, may kasama siyang yung gold. May wine or yung then yung boots niya.
So, yung boots niya is made of so proper material. Then, ito yung ulo niya. And yung mapapansin mo din sa kanya is yung buhok niya is hindi gaya ng ibang mga pig na nagiging buhaghag. Ito, maganda yung flow mo ng buhok. Then yun sa stand niya. Then second layer. Yung base, which is standard sa mga implant toys, laging ganito yung itsura. Then si Wusong is ang gamit niya is 2 Shaolin swords. So, hindi siya made of metal pero maganda yung yung pink kaya. Then ito yung Buddha beads niya. Then yung salakot. Sabihin natin salakot. So ito is made of plastic pero kung unang kita mo sa kanya, para siyang totoong... So, parang ganun yung material, yung parang rattan or something like that. Then, eto yung pinaka-crown niya or ano. Sa mga mo. Kasi si Wusong is, yung later dun sa story is naging monk siya para mag-disguise. So, para siyang naging wandering monk. Wow! Tapos ito yung mga kamay. So, open hands. And expressive hands. So, mapapansin din natin yung details ng kamay is talagang yung texture tsaka may weathering and detail talaga. So ito yung weapon holding hands. So sa in plain toys din, ang kamay nila is ganito yung style. So parang may yung ganung butas lang. So parang naging disadvantage din nun is parang hindi sila makakahawak kung hindi kakasya dito sa butas nila. Weapon holding hands din, pero hindi siya din ganun open. So, limited lang din yung mga mahahawakan niyang weapons. So, yun yung kamay sa regular version. Then, eto yung mga damit. Kasi eto yung parang regular na damit niya, pero meron din siyang parang battle version. Battle damit weapon. So, makikita mo lang yung weathering ng mga splatter and medyo sira-sira din. And yung damit niya is wired siya. So pwede mo siyang i-pose. So ito na si Wusong sa kanyang full gear. So so, ang dami niyang, yung clothing niya is talagang 3 layers. Yung Buddha beads, then yung Shaolin swords niya, then yung gold. So, ganyan. Pero,
pwede mo din siyang iba-ibahin ng like nung style nung depende sa yun. So ito yung sword niya. So ayan. So tatanggalin mo lang yung pinaka pamel ng sword para masuot doon sa kamay. Oh, okay. So sabi ko nga, it's parang medyo disadvantage kasi yung ibang sword or ibang weapon na hindi kakasya yung handle dito sa kamay is hindi mo siya malalagay. So yun yung pinaka, sabi natin yung disadvantage dun sa design na ginawa nung Inflames. Kasi almost lahat ng figure nila is gano'n. So parang siguro hindi yung way nila na para, exclusive, no? Para hindi ma... Codify? So yun din yung parang magiging sikreto para makita nyo na legit yung nakuha nyong figure. So, isang version na makukuha mo dun sa figure, then kumbaga ito yung full gear, then papakita natin mamaya yung battle damage version. Okay, so let's see yung battle damage version ng ating character for this vlog. Let's go! Tanggalin natin yung clothing niya, so i-convert natin siya sa battle damage. So yung quality ng fabric is high quality din siya. So ito yung first layer ng damit. Then kada ano is tali lang. So tali dito, then meron sa loob. Tanggalin natin yung damit for dun sa regular form. And so, yung magiging itsura without the tops. So, yung nude body niya. So, makikita natin na ito yung sabihin natin special dun sa figure. Kasi, kumbaga kakaiba. Kumbaga pa, ewan ko kung sa plain toys pa lang yung gumagawa ng ganitong klase. Kasi yung Pisen is full silicone. Pero ito, makikita natin na yung upper body is silicone and yung lower body is plastic. Like the regular Hot Toys or yung ibang company. So, ang nakita ko lang na disadvantage doon is yung silicone body or yung upper body niya is sobrang bigat. Then yung lower body is magaang. So yung balance is pangit yung balance niya. So kailangan lagi siyang may stand. Hindi kamukha nung ibang, though mabigat siya, na kamukha nung daya. Halimbawa yung diecast. So yung balance niya is maganda kasi mabigat. Ayos articulation. So yung body niya is yung neck is pwede niya. Mga totoys, ito na yung battle damage ng ating figure. Then i-explain natin ni Tito Dondon. Mga totoys, ito na yung isang version dun sa kung kanina nakita natin yung parang regular normal gear. So ito na yung battle damage version. So wow! Makikita natin yung clothing niya is mas sira-sira na siya. Then may mga stain ng blood. Then yun. So yung top clothing niya is wala na. So ito yung mga tinanggal natin. And pinalitan natin yung isang set ng gear.
Yan, makikita natin yung details pa rin ng katawan. Yung details ng katawan ng nagdadala yun out ito doon. So, bali, si Wu Song kasi, dun sa novel, yung isa sa mga pinaka main picture na nagawa niya is yung pinatay niya yung kumbaga parang namiminsalang tigre dun sa village. Sa pinatay niya with his own bare hands. Kumbaga walang gamit. Kapag ano lang siya, nakapunin lang siya sa tigre na. Para pala siyang si Samsung, ha? Yeah. Story ni Samsung din ang galing. O ito mga katotoy, nakita natin. Ang maganda din sa inflate, di ba? Pagka para convertible na siya into damage battle. So yung mga nabibili nating figure, iba yung battle, iba yung normal. So ito yung pinaka-advantage siya. So pwede ba, ito doon, tama ba kami na yung damage is kasama siya dun sa regular? Sa regular version. Ayun. So yan ang advantage sa inflate toys. Okay, so ito na. Pupunta na tayo sa ating deluxe version. Yes! Ito na. The deluxe version ni Musu. Tama ba? Musu? Huso. Okay. Let's go! So, ito yung deluxe na kasama. So, ito lahat yung regular. Tapos, pag bumili ka ng deluxe, may kasama siyang box na sa akin. So, whatever. Wow! Talagang quality. Very sturdy yung box niya. Ayan. So, ito yung instruction din. So, covered din siya by ng foam. So, yung foam na to is parang yung mga DX version ng Hot Toys. So, let's start. Naintindihan ba natin nakasulat dito? Katotoy, si mga marunong dyan magbasa or some of our friends who's watching from our friends from China, you can comment down below the meaning of the flag. Thank you. Then, ito yung pinaka main, ano naman din sa akin. Nakasolid niyang access. So, this is made of plastic, hollow plastic pa nga. Yung details niya is talagang parang totoong kahoy. In terms of weathering design, wooden talaga. Nice! So, hollow plastic. Kaya hindi siya ganun kabigat. Thumbs up sa mga designer nito. So basically ito na purchase mo siya dito doon online. Yeah, Big Bad Toys Store. Sa Big Bad Toys. Tama ba? Big Bad Toys Store 'yon. Yung BBTS. Yes, katotoys, nandito ngayon tayo sa ating height comparison para makita natin kung kasi in person yung magiging massive niya. So let's start with siyempre ang ating collection, Mr. Tony Stark. Yes, dito doon. So, let's go to size comparison. So, yan, makikita mo yung ito yung Mark 46. So, makikita natin na for Hot Toys, may malaki din yung size. But
pero mas malaki pa rin to sa in-plane toys na to. Oh, kasi kung mapapansin natin siya kahit nandun lang tayo sa regular stand, di ba? Di naman siya ganun kalaki. And from sa ulo, medyo niyuko din natin. Oh, nakayuko din si ating character, Chinese Hero. Okay. So this is sa Hot Toys Diecast. Yeah. Ito yung malaking okay. Hot Toys. So, sa Schwarzenegger body. So makikita rin naman na nagmukhang ano si Schwarzenegger. So si Terminator nagmukhang kapatid ng bunsong kapatid. Kasi kung titingnan natin dito from my side, kasi parang halos hanggang balikat lang siya. So sinasabi mo nga dito doon, siya yung big body, kumbaga, ng Hot Toys. Talong TM-34 or 32. Oh, yun. Okay. So ito yung kanina diecast Hot Toys, ito yung Hot Toys na malaki. Hot Toys na big body. And then next Hot Toys, yeah. Predators. Predators. Yun. So makikita natin na ito yung malalaking predator pero nagmukha pa rin siyang maliit. Yes, tama. Kasi mapapansin natin siya mga Totoys. Si Predator, full of accessories lang siya kaya parang medyo malaki, then naka-helmet. Pero yung ating karakter, si ano ulit yung pangalan niya? Husong. Husong, yan. Si Husong, lamang pa rin siya. So, kaya nyo nang isipin yan kung gagano siya kalaki. So, may 3-0. Yan, Rambo. Pero, yan. Si Rambo, mukhang magugulpi si Rambo dito. Yan, ito naman ang sabi natin Tito Dondon is the 3-0 company. Yeah, 3-0. Okay, so another company siya. License ba siya? License. Ayan, license. Good. Makita na natin, ayan. Diba kung si Schwarzenegger hanggang balikat, hindi rin nalalayo si ano sa balikat. Pero in terms of lapad ng katawan, yeah, mas. Yun, massive. Okay. Next. Sideshow Lobo. Yun, si Sideshow Lobo. So itong Lobo na to is medyo minodify na natin, medyo nilagyan natin ng konting height. Okay. Yeah. So, pag ano siya, mod na siya. In terms of kasi marami tayo, maraming toys sa Tito Dondon na talagang minomodify niya, mas astig siya ngayon. Sino ba si Lobo? Para sa bang na hindi nakakalam. So, sa DC siya, DC character na parang malagay po yung kumbaga medyo minsan kampe, minsan kalalan. So, sa mga coolest, para sa akin, sa mga coolest characters sa DC. Okay. So, parang siya rin pala yung parang ala Deadpool ng DC. Medyo comedy na medyo brutal. Kaya lang siya mukhang mataas dahil nakatayo yung buhok niya. Okay. Pero ganun pa rin. Wala pa rin maabot sa height ni Musu. Tama? Wusu. TB League. Okay. TB League brand. Oops. Parang nagmukhang girlfriend ah. Sexy. So ganun din. Yeah. So ito din yung silicone body. Full silicone body. Okay. So nakita natin. It's Logic. Akuma. Yun. Sa Kofi sa Japan. Sa Japan. Akuma Japan. So, so ito medyo massive din to pero nagbukal pa rin siya. Maliit. So, so far, ilang brand yung dinala ni Tito doon sa atin for our height comparison? So, apat na brand. Ito pa rin si Wusu. Tama na ako. Yeah, yun. Yeah. Yung mama na rin. At least sa uli. So, yung mga toys. Height comparison sa ating figure na si Wusu. Yes, mga Totoys, eto na ang ating special edition for our Chinese New Year, a Chinese character nga na ipinakita sa atin ni Tito Dondon, our guest toy collector and birthday boy. So, comment below, batiin nyo lang si Tito Dondon sa questions and details na hindi pa namin na-cover o meron kayong gustong i-share, tanong, just comment down below and then we will read it and give you the detail that what you ever you need. Okay, Tito Dondon, ready ka na magpaalam sa ating mga katotoys? Okay, thank you ulit sa mga tumatangkilik at mas sumusuporta sa ating katotoys, mga katotoys. So, panoorin mo lang and support, continue to support this channel. YouTube, yes, okay. Again, mga katotoys, lagi namin nga sa tandaan, always love him and love others.
Mwah, mwah, mwah. I love you 3,000. And happy birthday! Thank you.